Grabe, putik mga kaipi, oh. Para ng tubig na lang yung putik. Kaya sa ganitong mga klaseng mga putik mga kaipi, ang diskarte ko dito mga kahebi eh, kukuha tayo ng ito yung lupa, tapos i-mix natin yan, i-mix sa putik para hindi masyado basa, kasi kapag putik sinaldog natin eh hindi makuha ng scoop natin. Kaya ang ginawa ko dito, yun, nilagyan ko ng ano, tuyo na lupa para ma-scoop natin katulad nito. O, medyo ano na siya, tuyo na siya, kaya kaya na natin sandukin. Kasi kung hindi ano yan, masyadong maputik na parang tubig, hindi natin may i-scoop yan mga kaibin, hindi natin makukuha yan. Parang tubig lang yan na nakukuha tayo ng tubig. Parang tubig sinasandok natin, kaya ganito. Lagyan natin ng ano, tuyo. Tuyo para madaling ma-scoop. Tapos pagka na haluan natin ng mga kaibin ng tuyong lupa, eh itulak natin hanggang sa maabot po yung matigas na bahagi ng lupa. Kailangan natin itong itulak para po hindi babalik sa atin yung putik na parang tubig. Ito mga kahebi, kapag natapos po natin ito, naabot natin yung matigas na bahagi ng lupa, eh pwede na po nating backfillan ito. Lagyan natin ng magandang klase na para pang backfill o embankment natin. Ito kasi mga kahebi, itong lupa na to, kaya nagkaganito po ito. Kasi kung mapapansin nyo sa magkabilang gilid po ng kalsadang ito, puro taniman po ng palay. Kaya pagka natapos po natin ito at na-backfillan po natin, ang dapat po natin gawin dito, mas mataas pa ang backfill natin. Mas mataas pa sa magkabilang gilid ng palay para yung tubig hindi napupunta dito sa kalsadang ito. Ito mga kahebi, share ko lang po yung mga experience ko para naman makatulong sa mga kapwa nating heavy equipment operator o yung mga baguhan po sa mga ganitong klaseng trabaho mga kahebi. Thank you.
Thank you.